thank you very much for your appreciation sa Jones Bridge. Grabe, ang daming tao sa Jones Bridge. Kaya lang, ito naman. Oh, Julius, tingnan nyo, yung tao na appreciate na yung Jones Bridge for the X number of decades, nagkaroon ng buhay na ibalik sa mga lolo't lola natin yung panahon nila. Tuwan-tuwa sila doon sa music. May music kasi sa Jones Bridge. Marami hindi nakakaalam. Ang pinatutugtog ko po dyan, ito, may nag-text sa akin. Nakakatawa si Secretary Berna Romulo. Ano siya, alam nyo, yung fairness kay Secretary Berna. Pumasyal siya sa Jones Bridge. Dumaan siya. Ba't ganun ang tugtog? I thought, sabi ko, hindi, it's Kundiman. Bakit Kundiman ang tugtog sa Jones Bridge? Saka sa, dito sa ating fountain, sa Bonifacio, sa tapat ng post office, sa liwasang Bonifacio. The reason behind, so that the youth today will be reminded of our music. Music of our time. At nakakaligtaan na natin kung minsan ang mga salitang atin. At ang pinakamabisa sa tingin ko ay mga medium o media na maibalik ulit ang mga dating salita, mga ginagamit nung araw na salita. Wikang Pilipino. Pinakamabisa ho niyan, tenga. True what? True music. Okay, alam, tumugtog yata doon 80s eh. Pero OPM pa rin. In fairness doon sa DJ, OPM pa rin. Pero kundi man, no. The reason behind is to remind the youth today of our music. Baka nakalimutan na ng tao kung ano tayo. Totoo naman na tayo nakikibagay sa mga pananamit, nakikibagay sa mga sapatos o mga gamit, mga pagkain ng iba't ibang nasyon. Pero huwag na mawawala sa kaisipan natin kung ano tayo. Importante ho yun, yung sense of belonging. Mahalaga yun. Kaya mga kabataan, maganda ang YouTube. Maganda ang Google. It's my library, with all honesty. But I, for one, ako, in my own little way, as much as possible, I always try to go back where I came from. Katulad ng sinabi ng mga dakilang bayani, ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroon. Pero natutuwa ako dahil nagustuhan niyan, Secretary Berna. Maraming salamat sa iyo, Secretary. More to come. May awa ang Diyos. So, ano po yung bad news? Ito isang tolonges na to, Julius. Pakita mo nga yung gusto sumikat na yan. Meron ka, yan, tolonges na yan. Alam nyo, ginawa. Sana nakuryente na lang itong lokon to. Ninakaw ho yung kable ng kuryente ng Jones Bridge. Di ba? Para ipakilo lang. Akala niya, yung ginagawa nila nung araw, pwede. Ang hindi niya alam, may civilian less po. Sasabi ko sa inyo, papakita ko pa sa inyo mamaya. Marami yan, maganda to. Akala kasi nito mga tolonges na to. Nung araw, ganun, okay lang. Yan, nakalawi to yan. Ito ang good news. Suspect pa yan sa isang pananaksak. Sabi niya, alam mo ang paliwanag niya? Gusto niya mahulog sa bangko? Lasing po ako . Pag-gising ko, nandun na ho yung kuryente. Sarap ihulog sa Jones Bridge . Samantalang yung tao, nag-uumpisa pa lang na, malasap. Yung mga bagay na para sa kanila. Itong tolonges na to. Para lang may mapanginom ng gin. Lasing ho yan, madali. Alam nyo ang ginawa niya? Binakbak. Kasi pag mapapansin yung Jones Bridge, walang kable. Pansinin ninyo. Except yung isang mahabang yung Meralco na gano'n. Dati marami yun. Ngayon, konti na lang. Pero pag tinignan mo yung Jones Bridge, walang kable. Kasi yung pinaghirapan natin ng ating mga ininyero, nila Jerry Acusar, na i-embed yung kuryente. Aba, akalain mo, binakbak pa nito ng tolonges na to.
Hindi, pinagagalang ko pa ho yung kanilang karapatan. Oh. Ang tawag yan, human rights. Oh. Oh, oh. Ayan mo na, Lola. Oh, basta importante, nakakalawit. Galit na galit eh. Ay, kasi nga naman eh, totoo, kahit ako magagalit kung akong mamamaya. Ngayon ko pa nga lang tinatamasa yung Jones Bridge eh. Sisirain nyo na naman. Mga talipandas kayo. Oh. Ayan, oh, nakakalawit ito. Oh. Malamig din ho ang kanyang bagong taon. Oh. Ewan ko kung ano nangyari sa kamay niya. Kasi nung araw, di ba, may nangyayari sa kamay pagka, ano, dapat nakakuryente na ito eh, no? Pero believe ako, hindi sila nakakuryente. Alam nila kung saan nila nyanyanggayin. Oh, wag na kayo mag-alala. Bukod sa nahuli siya, maraming salamat kay Randy Sadak, Engineer Randy Sadak, yung ating City Electrician at mga taga-City Electrician, na ibalik na ulit yung power. Doon sa daanan yun, yung sa bandang post office. Anyway, sabi ko sa inyo, umalis kayo ng Maynila kung masama ang intensyon ninyo. Hindi kayo, ako Diyos ko, may bago na pong gobyerno ang lungsod ng Maynila. Ayan ha. Oh, pasensya na doon sa mga napustrate sa portion na yun. Wala yung ilaw eh. Pero saglit lang naman, 2 days lang na naibalik na. Dati may nagnakaw. Nung ginagawa yung Jones Bridge, hindi namin naikwento sa inyo. Ito nakakatawa. Yan, walang kuryente, di ba? Mahaba yung Jones Bridge. So may extension cord para sa pagbarena. Kasi binabaon ko yung ilaw eh, para maging seamless. I don't want... Medyo pasensya na kayo. Medyo ano ako eh. Medyo manitigriti ako minsan. Because I saw it. I saw it in Europe. I saw it in US. How they do it seamlessly. Habang may habak-bak yun. Ito comedy to eh. Tot! Nawala ng kuryente. Hindi naman run out. Alam nyo, yung switch box, doon sa baba ng hagdanan, kasi doon magkabit muna pa sa mata, doon yung linya ng Maynila. Nawala ko yung switch box. Yung switch box. Tinakbo. Tawa ko ng tawa. Ganyan, no? Kahirap mag-gobyerno sa Maynila. Imagine ninyo, pagawain bayan, no? Na gumagawa, 24 oras po ang gawain sa Jones Bridge, eh. Nawala, yan lang, ano lang, in passing lang, kwento lang natin. Ganyan, no? Diyos ko, ewan ko ba, bakit ano nangyari sa inyong kaisipan? Nawala ang inyong paggalang sa mga pagawain bayan. Di ba? Atin yan, eh. Inyo yan, eh. Sa taong bayan yan, eh. But anyway, we'll face these challenges. Okay lang yan. Ang importante, nakakalawit sila. Hindi kayo makakatulog ng mahimbing. So, marami salamat ha, sa lahat ng nagtumulong, taong bayan. Tuloy-tuloy na natin. Tapat mo, linis mo. Okay na yun. Yun na lang regalo nyo sa akin. Linisin natin ang ating lungsod. Basta ako, ang sukli ko sa inyo, magbubuti po ako sa pagtatrabaho. Okay. So yon yung sa Jones Bridge, pati ba naman yung kable? Pag nanasaan pa, napakadaming tao doon. Of course, syempre priority po na bantayan po yan, bagong-bago. Ano ba naman iniisip ni Tatang? Na para pag nakawan pa po yung mga kable po doon, then napakadelikado, makuryente pa siya, siguro mga expert na sa pagnanakaw dyan. Yun pa yung inisip niyang nakawan, napaka-high profile po ng Jones Bridge po ngayon. Yan po tuloy yan nangyari, maglunuyer po si Tatang sa kulungan. And of course, talagang babantayan po yan ni Mayor Isko kasi po kabago-bago eh, talagang pasyalan po ng tao eh. Syempre, madaming pulis dyan, maraming nakabantay po dyan. So yun, umanda po yung mga magtatangka doon. And nangyari na nga kay Tatang, panawagan na po, wag na po sa Maynila. Magbagong buhay na po tayo, New Year na, sana po itigil na natin yung mga krimen, itigil na natin yung mga hindi magandang bagay na ganyan. Okay guys? So tuloy-tuloy lang po sa pagbabantay si Yorme Esco at kanyang mga kasama. So next video po tayo. Please continue watching Manila Serie. Thank you very much guys. See you po sa next video. Bye-bye. Pilipinas, God first.